Handa na para sa papalapit na undas ang ilang sementeryo sa Metro Manila. Hinikayat naman ang publiko na maagang linisin ang puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Si Mark Dagala ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. All set na ang Loyola Memorial Park sa Marikina City para sa pagdagsa ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Isa ang Loyola Memorial Park sa limang pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Kasunod ito, pinapayuhan naman ang pamunuan ng mga sementeryo ang mga nagnanais na maglinis ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay na gawin na ito na maaga. Batay kasi sa panuntunan ng sementeryo, hanggang Oktubre 30 na lamang maaaring maglinis ang puntod. Papayagan naman ang overnight stay mula Oktubre 31 hanggang sa mismong araw ng undas, Nobyembre 1. Habang hanggang alas 10 naman ng gabi, maaaring manatili rito sa Nobyembre 2 o All Souls Day. Magpapatupad din ang traffic rerouting kung saan gagawing one-way ang eastbound lane ng Ebonifacio Avenue mula Barangka Flyover hanggang Sioux Avenue stoplight. Maglalagay naman ang help desk sa bukana ng sementeryo kung saan makikita ang emergency medical teams at health stations, gain din ang mga pulis sa magtitiyak ng seguridad. Samantala, sa San Felipe Catholic Cemetery naman sa Mandaluyong City, hanggang Oktubre 30 na lamang din, maaaring maglinis ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bukas ito mula alas 6 umaga hanggang alas 6 gabi. Subalit sa Nobyembre 1 at 2 ay bukas ito hanggang alas 7 ng gabi. May nakalatag namang health desk ang pulisya para tiyakin ang seguridad dito. Ilang kababayan naman natin ang nakakita ng pagkakataon upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pagkain sa pamamagitan ng paglilinis sa nicho. Gaya na lamang ni Aling Elizabeth, ang 25 taon na ang caretaker ng mga nicho rito sa San Felipe Catholic Cemetery. Anya, 300 piso ang kada nicho ang ibinabayad sa kanya. Sapat na upang maitawid ang kanilang gastusin. Umaga po, umaga hanggang alas 10 po ako naglilinis. Paglinggo naman po hanggang alas 11, alas 12 ito na abot. Araw, everyday po kami naglilinis dito. Pero ito lang po sana po sana umulan para mabayaran ako. Yan po tinutulong ko sa anak ko. Opo. Anak po ako isa. Ayun. Lalaki po. Sapat naman no yung kinikita nyo rito. Okay naman po sa pagkain, sa ganun, sa gastos, sa bahay. Mula sa PBS Radio Pilipinas News, J. Mark Dagala para sa Balitang Pambansa.